How's it going, guys? Mertz here, bringing you another Watcher of Realms video. And today is a special day because someone requested that I speak Tagalog. So magtatagalog tayo ngayong araw. So yung video natin ngayon ay daily grind ng isang free-to-play player sa Watcher of Realms. So let's go. So 52nd day ko na. And ito yung daily grind ko. So, sign in ka muna. May event tayo ngayon. Tapos check mo yung game news. Pero ito, wala naman tong kwenta kasi pang nightmare to eh. And hindi naman natin kaya yung mga free-to-play players yung nightmare. Hanggang normal nga lang tayo eh. So, ayan. Sa dinami-daming red dots, saan ka ba magsisimula? So, ako, nagsisimula ako sa kaliwa. Pinipindot ko muna yung shop. Tapos kinukuha ko yung either free wish, stamina, yung mga ganun yung nakukuha doon. Gold. Tapos kiniklik ko yung Pantheon. Kiniklaim ko yung rewards. Tapos chinecheck ko kung pwede ba ako mag-assemble o dismantle para ma-upgrade ko tong Pantheon. Next, che-check ko yung Tide. Kung naglaro ka ng day 1, malamang sa malamang stuck ka na din dito. So, claim mo na lang to agad. Ako, kiniklaim ko lang agad. So, ayan. Para dagdag din yan sa BP kapag na-upgrade mo tong Tide Talents. So, ayan. Hindi pa natin kaya mag-upgrade. So, back na yan. At ito yung isa sa pinakamahalaga. Check nyo yung, bilhin nyo lahat nung hero dito sa Dwarven Association. Pwera sa 3-star. Na si Kyuk naman lagi yung 3-star dito. So, bilhin nyo lahat nung 1-star at 2-star. Kasi, ito yung isa sa bottleneck eh, para makapag 6-star ng maraming hero. Kasi yung XP, akala nyo yun yung bottleneck. Hindi, ito. Yung pagkain, yung fodder, yung bottleneck sa pagpapa-6-star ng maraming hero. So, ayan. I-refresh nyo din. I-refresh nyo din. Check, pilin nyo tong stamina. Siyempre, araw-araw yan. Sa arena shop. Tapos, itong XP. Binibili ko to kapag Sunday na. Saturday or Sunday. Basta pag malapit na mag-reset yung weekly kasi nagre-reset tong XP. So, doon ko siya binibila. Saturday or Sunday. Tapos doon ako mag-grind ng libu-libong stamina. Siguro pag binili mo lahat, ako binibili ko lahat nung stamina sa black market. Eh, pwera doon sa 60 stamina. So, binibili ko yung 100 for 24 diamonds sa tayo. Tapos syempre, binibili ko yung huge stamina potion. Minsan 48, minsan 45. Tapos yun, nakaka 20 to 30 ako every week na stamina potion. Tapos yun, ginagamit ko lang lahat sa XP. Kaya kita nyo dito, wala akong gold. Hindi ako nag-grind ng gold. So yan, bilin nyo lang to lahat. Tapos i-refresh nyo hanggang sa maging 5 diamond. So makakalimang refresh ka dyan. Tapos kung may kailangan kang insignia, pwede mo rin bilhin dito. Lalo, ayan, katulad yan. 100 stamina, 24 diamonds lang. So, sulit yan. Kasi yung 200 stamina, 60 yun. So, pag hinati mo sa dalawa, 30 vale yung 100. So, sulit to kasi minus 20%. 24 lang yung binayaran mo. Tapos ito, kapag napuno yung stash nyo ng heroes, tapos malapit na yung event na upgrade heroes, level up heroes, tsaka star up, tsaka promotion. And ang in-ups ko lang dito yung 1 star tsaka 2 star. Sinesave ko yung 3 to 4 star tsaka 4 to 5 star. So, yan lang yung ina-upgrade ko. Tapos, kita nyo, meron na ulit akong slots para sa mga bagong hero. So, yan, nare-refresh ko yan hanggang dyan sa 1,000 gold.
sulit na sulit yan. Pwede nga rin hanggang dito sa 5 diamonds eh, pero ako hanggang dun lang sa 1,000 gold. Okay na yun. Yan, huge stamina. Hindi hinahanap nyo. Hinahanap nyo dyan talaga. Yes, huge stamina po siya. Tapos check nyo yung guild quest nyo. Minsan kasi hindi nyo nagagawa itong pangatlo dito. Kalimitan to artifact, gear, raid, at saka arena. So minsan nakakaligtaan ko yung artifact, tsaka itong gear raid. Kasi araw-araw ka naman mag-a-arena. Pero yung gear raid tsaka artifact minsan kasi hindi yun yung event, di ba? So, pwede mo makaligtaan. So, dapat i-check mo to agad. Pag-check nyo, gawin nyo na agad para hindi nyo makalimutan. So, yan. Magra-run ako dito ng 3 gear raid. Kasi libre, parang libre naman yun eh. Kasi makakuha ka ng 60 stamina. Tapos yung gagastusin mo, yan, 66 lang. So, 6 stamina para sa 3 perasong gear sa 3 runs. Goods na goods yun. Tapos may guild experience pa. Fast forward na natin to. Basura ang namin makukuha ko dito. So yun, sa 3 runs. Ito yung nakuha natin. May nakuha at pala akong medyo okay dito. Yan. Yung pangalawa, yung attack speed. Dalawa tayo. So yan, after nyo gawin to, balik na kayo dun sa guild quest, kunin nyo na yung rewards. So yan, 6 stamina lang yung nagastos nyo dun, bali. Tapos claim nyo na to agad yung guild rewards. Yun, no? Nakakuha ako ng legendary crystal, ang sarap. Lately araw-araw ako nakakakuha niyang legendary crystal, so sarap pag swerte ka talaga. Parang 4 na araw na legendary skill crystal. So yun, after nun, check nyo na tong faction nyo. Kung kaya nyo bang i-grind yung best gears nyo, ilagay nyo dun sa mga hero na pwedeng gamitin sa faction sa araw na yun. Patulad ko, yung best gear ko nasa Arrogance ko tsaka Zilitu. So yun, hinihiram ko yun, nilalagay ko dun sa mga heroes na pwede sa faction sa araw na yun kapag hindi ko pa natatapos yung final stage. Pero ito, kita nyo naman, may Power of Dominance na ako dito. So natapos ko na siya, nag-grind ko na. Tapos yun, dito, ginastos ko na agad yung legendary skill crystal ko. Siyempre, Arrogance mapupunta yan. Ang sarap sa ultimate na punta. Kasi hindi muna ako mag-a-arena. Iintayin ko yung 2 libreng arena ticket dun sa early reward. Tapos yan, mamimili ako ng mas mababa yung BP sa akin, syempre. Yung hindi rin ganun kaganda yung mga hero nila. Pero dito, ginamit ko yung isang arena ticket ko para mapakita ko yung isang run ko sa arena. So kada palit ng arena, i-auto ko muna ng isang beses. Tapos titingnan ko kung kaya pa rin niya. Kasi nagpapalit ng attributes yan eh. Depende sa average BP ng mga players. So kapag nag-fail na yung currently kong ginagamit, ma-manual ko na yan. Next run, i-manual ko na. Tapos naka 1x lang yung speed para matutukan ko sakto yung mga lapag, sakto yung mga skill. So yun, pag masaya na ako dun sa manual na ginawa ko, yun, ino-auto ko na lang lahat. So currently nasa rank 300 tayo. So ito, single target tayo ngayon. So gamit ko dito Zilitu ni Sunday para sa heal. Tapos syempre Cuke. OP tong Cuke eh. Ginagamit nga to sa artifact material sa stage 18. Yung iba sa guild boss ginagamit din to. Hidden 5 star to si Cuke. Kasi yan, Arrogance tsaka Torodor ata yung gamit. O Torodor yung gamit ko dito para sa leader skill. Para bumilis yung arit ni Arrogance. Pangbaragan yung Arrogance natin.
Pinasaglit lang natin yung mga mobs dito sa single target. Kalaban natin naka Dolores pa pero hindi pa rin niya ako kaya. Siyempre yung Kyuk dyan bumubuhat din bukod sa arrogance. So yun, panalo na tayo dito. Siyempre, che-check stats natin yan para malaman natin kung sino yung gumawa. Siyempre, una ko nila pag Zilito. Siya yung MVP. Pero halos pantay lang sila ni Arrogance. Una ko pang nila pag yung Zilito tsaka yung Kyuk. Siyempre, Kyuk is Kyuk. 1% damage yan si Tropa. 1.3 million. Halos kalahati nung dalawa kong 5 star. Yung Torodor, wala. Leader skill lang talaga yun. Tsaka sa sustained yun, malakas yun dun. Pantangke ng mga mobs. So yun, tapos na yung dailies natin. Guild boss na lang yung kulang. So inuuli ko yung guild boss para alam ko kung makaka 6-5 ako sa Nightmare 3. Tapos ako nga pala, minamanual ko pa pala tong basic faction trial kasi wala nga akong mage, diba? So nakita nyo na to, fast forward na natin dun sa guild boss na tayo. Bago pala tayo mag guild boss yan, check nyo muna kung ano yung event sa araw na yun, kung ano yung pwede mong gawin. Kung gear raid ba, kung artifact material raid ka ba mag-grind, o kung sa XP raid ba pwede. So yan, check nyo muna yung events bago nyo ubusin yung stamina nyo. So yan, nung ginawa ko to, artifact material raid yung event. So yan, syempre dyan tayo mag-grind. Kasi kailangan natin mag at least top 10 para may makuha tayo doon sa podium. Kalimitan, nasa top 5 ako. So yun, depende kung nakapag-prepare ba ako dun sa event na yun. Isang beses pa lang ata ako nag-top 1. Siyempre, yung condition ang dapat walang will dun sa ladder nyo. So ayun, madami-dami to. So fast forward na natin sa dulo. So yun, naka 100 tayong mythic. Hindi ko pa kasi kaya yung stage 18. Masyadong mahirap. Kailangan maganda yung items nung olag mo. Wala akong HP set na guardian na mythic. Kaya hindi ko siya magawa. Dapat mga plus 50k yung HP nung olag para makasurvive. Kasi nagcraft tayo dito. Basura lahat. So yun, check nyo din to. Kasi minsan nakakalimutan na natin na meron na pala tayong mithril na pang-ups ng mga artifact natin. Tapos yan, nakakalimutan din natin ibenta yung mga walang silbi. So yan, nagbibuild ako ng ancestral teachings. Nakita ko kay Mabakit. Maganda pala yan. Sana hindi man nerf. Magbibuild tayo ng mga tatlo, apat na level 25 na ancestral teachings. So yan, ito na talaga. Guild boss na talaga to. Ino-auto ko na lang yung Nightmare 3 kasi naka 6-5 na tayo dyan. Ito yung huli kong ginagawa kasi sabi ko nga, diba, para max BP na tayo bago natin to gawin. Para highest blood possible tayo. So skip na natin to sa dulo. Nakita nyo na rin naman to dun sa 6-5 blood guide ko. Naka 6-6 tayo dito. So yan, paiba-iba yan kasi may RNG na involved dyan. Minsan di ka nag-create mga ganun. Siyempre, arrogance. Top hero natin yan. Kahit mas maganda yung items nung Zilito ko, talo pa rin yung Zilito sa arrogance. Lakas nung arrogance talaga eh. Kahit hindi mo mamanual yung ult niya, okay lang. Basta ult lang siya ng ult. Tapos yun, dito sa Nightmare 4, lagi kong tinatry. Nabasagin yung second shield kaso hindi talaga kaya. Pero araw-araw ko pa rin siya tinatry. Malay mo, di ba? Maka 6-5 ka din dito. Another chance yun para makuha mo yung pang-awaken ng 5 star. Tapos araw-araw din tayong nabibigo. Hindi talaga kaya tong second shield eh. So yun, hanggang isang chest lang tayo. Hanggang unang chest lang. So that's it guys. Yun ang ating daily routine. As a free-to-play player, thank you all for watching. See you on the next one. Peace!